Hello, what's up mga kaubayan, mga katiyok dyan. Punta na ka dyan. Oo nga pala guys, kung bago lang kayo sa aking channel, paki-subscribe, likes and shares na. Thank you. Hello mga ka-DF. Ngayon ay DF ko na naman at gugulayin ko na yung aming tinanim dito sa aming backyard. So guys, tingnan niyo muna ito guys, oh. At yung gugulayin ko ngayon, ito. Alam ko ba? Ito. Ito na siya guys, yung tinanim ko na ano, yung alugati. Ibang ko ano sa English to. So ito yan, oh, galing sa puno. Isang piraso lang tinanim ko, dumami na. So kukunin natin yung dahon niya at ilagay natin dito. Gugulayin natin sa isda. Okay? So yun guys, hindi ko natatanggalin yung kanyang mga sanga-sanga para dumami siya guys. At hindi siya maubos. So tingnan nyo yung mga kan, sumisibol, oh. So ibig sabihin dadami yan. Kukunin mo natin yung matatanda niya para yung mga bata, yun naman huli natin. Dami na pala, oh. Pwede na. Ingat tayo kasi sayang yung kanyang mga dahon dito pag masira ba. Para makahinga-hinga siya, oh. Dami na, oh. Ilagay natin to guys sa isda. Ala sinigang. Ano yung ano pang isda kanina? Gray moly. Gray moly ba yan? Gurimuli or malaking gisaw sa atin guys. Shout out dyan sa mga fisherman natin. Ayan, oh. Forget hindi tayo sa probinsya. Pero gumawa ako ng paraan na makatanim ako dito. Kasi ito talaga yung aking yung hilig. So, kailan lang to guys. Malaki na yung dahon niya. Dumami na siya, oh. At mayroon ng susunod. Kunin mo na yung bata, so, na ano. Para makaano siya. Ito ko dito papuntahin yun. Oh, okay. Para dumami siya. Oh. Sige. Yan, oh. Kagaya ng ginawa ko dito. Hanggang doon. Oh. So, lagdagan ko pa yan ng ano. Ng gapangan dito. Improvise lang yan muna. Huwag natin kunin yung mga dumi na. Guys, chin-squirt muna kami guys. Pagod na ako. Yan. Maingat yung pagtanggal natin guys. Kasi para hindi masira. Ito naman. Ayos lang ba dyan, Deng? Saka malaki na rin guys yung mais guys. Malapit na. Ilan yung buhinga nito? Dalawa. Ano siya? Dalawa. Yung isa doon. Yan. So tig-isa na kami dyan. Alam nyo guys kung magkano yung mais niyan dito. $10 binili ko siya. Isang piraso, ha. So bawin-bawi na. At yung mustasa na rin. Ihalo na rin natin to. Ibanay pa dyan. Ito na guys, yung amin nakuha guys, oh. Dami na, isang lutuan na yan. So, sampat na yan. Panuuran nyo at lutuin natin yan. Ito na rin yung sunod na tinggulayin. Yung ano to, dahon ng kamuti yan. Kamuti, oh. Yan. Marami yan sila dito, guys. Ito na, tumaba na. So, next week baka pwede na yan. Natakpan sila ito, nagtago. Load muna yung video na yan. Yung ano yan, view. Biyo muna tayo para medyo ayos ba. Yan. Ang ganda kasi ng araw ngayon. Same place, dito lang sa labas ng bahay na tinitirhan ko. Shout out pala dyan sa ating mga kababayan. Lahat, sa lahat na Pilipino. Saan mo kayo sulok ng mundo. Yan. Ingat lang tayo dyan. Bago pala tayo guys, magpatuloy ng pagluluto.
sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, inaanyayahan nyo kayo na magsubscribe na guys, at pakilike nga rin at shares para makita ng mga iba yung aking mga video at masubaybayan nyo rin yung aking mga video. O sige na, umpisa na natin pagluto. Ito na guys yung bunga ng kamatis, o guys, marami na, oh yan, at mayroon pa dyan. So mayroon pa dyan, nakatago sa lalim yan, oh yan, marami kasi siyang dahon kaya nakatago sila doon. Yan pa, oh yan, yan ang ganda. Marami ba, isang puno pa lang yan, oh meron pa dito, oh yan, ang dami niyang bunga dito, nakatago guys, oh. So enough na yan sa aming consumption sa bahay. Yan, oh. Dito lang yan sa gilid-gilid. At marami pa yan dito na mga puno. Yan pa yung isa, oh. Yan. So guys, yung ating isda na lulutuin, at diyan natin ihahalo yung ating gulay na hinarbis kanina. Ito yung gisaw, tawag namin sa amin ito, guys. Gisaw, pero sa English kasi nasa ano tawag ito, blue ano din, gray moly. Sigangin natin yan guys. Okay, ala sinigang, inisin mo natin guys yung ingredients, luya at saka sibuyas. So hiwain na natin to guys, at mayroon din guys na kamatis para mas lalo siyang masarap, lalo yung sabon niya mamaya, mamula-mula yung sabon niya mamaya. Guys, painitin muna natin yung ating kaldero. So guys, mainit na yung kaldero, lagyan natin ng mantika, kunti lang. Okay, yan, painitin natin ng kunti lang, mild lang yung apoy guys. So guys, mainit na yung mantika, mag-isan tayo. Unahin natin yung sibuyas. Yan, palutuin natin ng konti. Luya. Yan, kulay-kulayin natin ng konti guys. At sunod natin yung kamatis. Maamoy na agad guys, nangamoy na. Ang bango na agad. Okay, halo-halo lang, halo-halo, para ma-extract natin yung kanyang mga juice, aroma, lasa. Sa puntong ito, ilagay na natin yung isda. Yan. Itong proseso guys ay ginagawa to para mawala yung kanyang lansa. Gisahin natin ng konti in a slow cook lang. Mahina lang yung apoy. Hinaan lang yung apoy para hindi siya masunog. Yan, oh. Pero kailangan yung atensyon, nakatingin ka palagi dyan para hindi siya masunog, gaya ng ginagawa namin ito. Okay guys, sa puntong ito, ilagay na natin yung sabaw. Dahan-dahan lang, para baka mapasok tayo kasi mainit yan guys. Pinainit ko na yan sa takuri. Kunti lang. Sakto lang yun, depende sa panlasa nyo. Okay? Yan guys. Hintayin natin ulit na kumulo. Okay, sa puntong ito, timplahan na natin ng asin. Para maglasa na agad. Yan. At isunod natin yung ating pampasim. Gamit ko ay tamarind nor sinigang, para paglagay natin guys ng gulay, hindi malata agad. Unahin natin yung pampasim. Okay? Yan. Simple lang to ng luto ko. Ala sinigang. So yun lang yung gusto ko. Ayaw ko yung maraming halo-halo. Hindi ko malasahan yung kani, yung gulay. So yun lang guys ang version ko. Takpan mo natin yan. At meron tayo dito guys, siling haba. Ihalo natin to sa huling part ng ating pagluluto. Okay guys, sa puntong ito, ilagay na natin yung ating gulay. Wow, manyaman. Yummy. Yan. Ito guys, yung pinaghalong alugbati at mustasa. Laki ng dahon guys, oh. So, mukbangin natin ito maya-maya. Yan. Tapan natin ulit para ma-steam siya. Yan.
Isunod natin itong ating siling haba. Ito, lagay sa gilid. Ito na guys. Luto na. So, kuha na tayo. Sarap ito. Ito na nagiraya natin. So, ayun. Tulay. Sarap ito guys. May gulay na galing sa backyard. Ito na guys, luto na. Sus, napakasarap na, oh. Woo, yummy. So, mayroon pa tayong sili dito. Lagay natin ito para durugin natin. So, ngayon, dahil mo tayo guys. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. This is our Lord, and this thy gift, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, sabaw mo tayo. Tayo, wapo. Kain tayo. Mmm, yummy. Tabo pa lang guys, ulam na. Napakasarap. So, mayroon pa ditong taba-taba. Ito yung unahin ko. Hmm? Yan yan, taba guys. Nakataba yung isda na to. Mmm, ang linam-nam. Ngayon, ito na yung moment of truth. Yung ating gulay sa backyard. Hmm? May musok-usok pa guys. Unahin muna natin yung mustasa guys. Hmm? Cheers. Sigurado mainit to. Kalma muna tayo si baka mga ano yung bunga natin. Napakasarap. Sampat yun. Ngayon dito naman tayo sa ano. Sa isda. So guys, oh. Yung taba niya, oh. Parang sa Pinas lang. Pinawisan ako agad. Pinawisan ako agad sa lasa pa lang. Okay. Pag may itatanim, may anihin. Ano tawag yun? Pag may tinanim daw, may anihin. So ito naman tayo sa Alugbate. Kaya na mag-translate sa English yan. Ano ito? Hindi ko alam guys. Dito na. Sakto yung timpla. Nag-agaw yung taba ng isda, guys. At saka yung asim-asim. At saka Alugbate. Mas talaga sila. Healthy food. Tawag dito sa isda na ito ni tatay. Nalalakpa. Ano ito? Gisaw. Baganak. Kung shoutout sa mga taga-Kapis. Seafood capital. Napakasarap. So yun lang guys. Ano tawag dito? Sinigang na gisaw. Ano sa English to? Halimutan ko naman. Patitya na kayo. Kasi ang attention ko napakasarap dito eh. So guys, see you in the next video. Thanks for watching. Bye.